maluto na malaki na, ay nangako o nagsabi na siya ay may pananampalataya. Yun ang pagkakasabi. And with what we say we believe, it is what we say. Soon the child, as she grows up, soon she will say, I believe it's me. I also believe. So, yun po ang paligangan. Kaya na ang pangatlo is na Eucharistia. Kasi si Eucharistia, communion, it's one with the rest. So one with, kasi ang pananampalataya natin is communitarian. It's not individual. It's not just saying that I believe, but we believe. Kaya kailangan din magsimba sa Linggo or every now and then to share the faith. Yung magsimba kayo sa Linggo, di ba? After the homily of the feast, di ba may creed? The creed there is the longer version. But it's not just how long or how short. We have two meanings. The Apostles' Creed, the shorter one, it's the I of the faith. That's why when you recite the Apostles' Creed, it says, I believe. But when you recite the Nicene Creed, the longer version during Sundays, it's we believe. It's the I of believing and the will to believe. So yung sabi mo, may pananampalataya ka. At yung isa is, tayo. Ikaw at tayo. Ako at kami. So ito po yung mga kalugan. Kaya nga sa kanya, dinadala yung bata nito para pagunigan dahil sa palatay nato. Hindi. So kailangan na kumpirin. So, kailangan natin ito. Let's not forget this. Kasi minsan ang nangyari, mas muna pang nagkumpirmahan ang pinakakil nito sa sarili ko, diba? Kasi mas muna pang minsan ang kumpirmahan yung kinakakil nito kayo. So, yun ang dala dito sa bata para pabibinyagan. So dapat yung sagutin itong mga tanong. Kasi ito yung laman ng ating pananampalataya. So you should answer the faith and say yes or no to this.
kasi sinabi niyo kanina, you will help the parents. And also sabi din ng parents, they will teach the child to grow in faith. So what will you teach the child? It's the creed, it's the faith. So dapat yung sagutin itong mga tanong. Ang namahal ng mga magulang, nino at nina, nung tayo binyagan, tayo ay kalibing na sa nakasama ni Kristo. Upang kasama rin niya, tayo ay makabangon, makapagbagong buhay. Bilang tanda ng inyong pananagutan sa pagbubog ng inyong mga anak, sa inyong anak, ayon sa banal na aral, sariwain niyo ngayon ang inyong mga pangako nung kayo'y binyagan at tatalik na ng lahat ng kasamaan at kasalanan. Mga magulang, ninong at nina, itinatakwil ba ninyo si Satanas? Opo, tinatakwil po namin. Itinatakwil ba ninyo ang kanyang mga gawain? Opo, tinatakwil po namin. Itinatakwil ba ninyo ang kanyang pag-aaki? Opo, tinatakwil po namin. Mga magulang, ninong at ninang, sumasampalatay ba kayo sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa? Opo, sumasampalatay po. Sumasampalatay ba kayo kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin, ipinanganak ni Santa Maria na Birhen, ipinako sa krus na matay, inilibing, muling nabuhay at naluklok sa kanang Ama? Opo, sumasampalatay. Sumasampalataya ba kayo sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay at sa buhay na walang hanggan? Opo, sumasampalataya po. Sa pananampalataya na marangal nating ipinahayag ating igawad ang sakramento ng binyag sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo at pasamalang hanggan. Amen. Ano yung pangalan ng bata? Arabella. 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 In a very quick manner, or can you parents tell them why Arabella ang pangalan ng bata? Sabihan niya sila, baka hindi nila alam. Arabella po yung name niya kasi yun po yung nakita ko sa Bible. Bible yung name. Ano kaloga ng Arabella sa Bible? Parang gift God. Hindi ko alam yun. So yun, Arabella dahil gift of God. So ngayon alam yun. Actually, no, that's the beauty of naming the child in baptism. Kasi yung pagpangalan natin sa bata sa baptism, it's like telling God, My Lord, my God, this child is yours, not ours. Kaya nga, ang hiningi natin sa binyag is, sinasabi natin, ang sabi sa Paris, pangalan lang. Walang actually family name. Walang family name. Because the family name means the child belongs to the family. Diba? Yun man, kalugan ng family name, di ba? The child belongs to the family, to the clan, to the tribe. But sa binyag, first name lang. Kasi the parents will say, Lord, this is the name of the child. Ganda pa namang pagkasabi. It's God's gift. Meaning, sa'yo siya, Panginoon. Hindi sa amin. Bigay mo siya sa amin. This child is your gift to us. So, ang mamayari ng bata, yung Panginoon, binigay na niya sa atin, binahagi. Kaya kailangan nating alagaan, mahalin, kasi hindi tayo ang nagmamayari. Ang madila ang nanganak. But hindi tayo ang nagmamayari. Yun ang paalala natin sa binyag. Lord, this is your child. This is your gift to us. We will take care of this child because you are the owner. We are the stewards. Ganun po yun. So, binyagan natin ang bata. Ibigyan mo ang bata. Baka malagyan. Okay. Sabihin niyo muli yung pangalan ng bata. Arabella. Arabella. I baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Hi, baby. Hello. Ngayong naganap na ng Diyos Ama ng Panginoong Jesucristo ang muling pagsilang sa tubig at Espiritu Santo, ang pagpapahid ng langis ay nagpapakilala ng paglukob ng Espiritu Santo sa muling isinilang sa binyo. Maging matatagnaw ang mga batang ito sa kanyang pag-iisa kay Kristong Hari, Pari Propeta, ngayon at magpakailanman.
isuot yung tupik na gamit. Pwede na, pwede na, pwede na naman sa loob. Hindi siya magkaiyak. Baka ayaw niya ang brand ng gamit. Ayusin mo, nakatingin sa'yo yung bata. Nakatingin sa'yo yan. Ang damit ng binyag, itanda ng muling pagsilang kay Kristo, ang dakilang karangalan ng mga anak ng Diyos. Naway manatiling wagas at walang bahid dungis ang kaniyang karangalan hanggang matamo niya ang buhay na walang hanggan. The gesture of dressing a child is very meaningful, di ba? Pag suotan mo ang bata ng kahit anong gamit, hindi niya kaya yun actually. Hindi mo magsuot sa bata. So the symbolism of baptism with this white cloth means the child cannot make it. You have to make it happen. So kailangan niya ang tulong ninyo sa kanyang paglaki, sa kanyang matuto siyang kung ano yung gawain na dapat, gusto. She needs you. She needs your care. So kailangan natin yun. So, ayan, please light your candles from this mascal candle. Sindi ka na dyan. Nakamatay. Ingkit na yun. Tayo nang magbigay dangal kay Jesus na ating ilaw sa diwa at natin isip. Ang ilaw na ito ay tanda ng liwanag ni Kristo na tinanggap ng mga bagong binyag. Sa tulong ng mga ng magulang, ninong at ninang, naway mag-alab ito sa kanilang puso't diwa hanggang sa pagbabalik ni Kristo ang ating Panginoon. Naging anak tayo ng kaliwanagan ni Kristo. Tumulog tayo ngayon sa ating Ama na bukal ng kaluwanagan at buhay sa panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoong Heso Kristo. Tayong lahat, Ama namin, sumasalangin ka, sambahin ang ngalan mo, mapasahamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahinto sa tukso at iyak mo kami sa lahat ng masama. Sa mga nagbere natin ito, katiwala ang bagong binyagan. Sumasama tayong manalangin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay isama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang kasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Umanaming mapagmahal, amin ang pinagdiwang ang sakramento ng nagbibigay ng iyong buhay tangal. Habang panahon kami, nilingon sa inyo dahil sa lahat ng iyong awa at biyaya. Pangidapatin mong kami bilang mga magulang, ninong at ninang, ay manatiling matapat sa aming mga pinangako sa binyag. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Malayan kayo ng buong may kapal sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sa kumpil at unang pagkinabang, dapat lubusin ang ating pinasimulan. Ihanda ninyo ang batang ito sa pagsapit ng araw ng pagtanggap sa mga sakramentong banal. Tumayo kayo at taglay ang kapayapaan. Amen. Happy birthday. See it. Little baby.
Kaya pa nila yan. Father and mother. Akala ko, pagod na si Bella eh. Yung mother mo, na anong wish mo sa iyong baby Bella? Ang wish ko eh... Ayaw na! Baka maliyak ako! Jem, dami ka Jem! Huwag kang ganun dyan! Maging mabuti lang siyang isang tao at maging mabait siya sa lahat na makasalamuhan niya paglaki niya. Magkaroon siya ng takot sa din, siyempre. Tsaka, oo na yan. Malaki lang ginagawa. Lagi niya ako pala nangyayon. Hindi, siyempre mahal naman namin si Bella. Salamat sa lahat ng nagsipunta sa birthday niya, ano, sabi niya. Ano ko lang sana ko, nandito si daddy, kahit maghirap ako sa trabaho, katrabaho, mahal na mahal kita. Yes, palapakan natin si daddy.